Well, doon tayo sa episodic mobility problems and episodic disabilities. So, yung episodic disabilities muna. Ito yung experiences na hindi regular. Ang mga meron nito is minsan nakaka-experience ng good health and ill health. Ibig sabihin, minsan malusog sila, minsan ay talagang maluba sila in a fluctuating manner. So, example nito is yung may HIV and yung may mga cancer. Oo, kasi pag may mga cancer kasi, pag sinumpong yung cancer or yung sa HIV, pag umataka yung HIV virus sa loob ng katawan nila, ayun. Yun yung episodic disabilities na hindi regular pero pag tumama, natahaba. So, yung episodic mobility problem naman na meron itong mga PWDs na papunta na sa senior age at sinasabing meron nito si Queen Elizabeth II. So, yung episodic mobility problems is yung unsteadiness sa paglalakad. Kaya napansin nyo si Queen Elizabeth recently, meron siyang baston. Yung hirap na siyang maglakad and then nahirapan na siyang bumangon sa higaan o tumayo sa silya. Dahil siguro sa mga kasukasukan niya eh, usually nangyayari daw to sa mga matatanda na. So sa mga gerontologist dyan, yung mga doktor ng mga senior citizen, eh sa kanya nyo lang itanong tong episodic na to. Episodic mobility problems. Ito ay dahil sa katandaan na. Di ba? Dahil sa tumatanda ka na humihina na yung joints mo. And dahil nung kabataan mo is yung kabataan mo active ka. And Queen Elizabeth is one of the examples na mayroong long active life. Kaya siguro meron siyang episodic mobility problems kasi nung kabataan niya, active ang buhay niya. Maging reyna ka ba naman ng Britanya, eh? Hindi ka magiging active. I mean, prinsesa pa lang siya ng Britanya, eh active na siya. Silang dalawa ni Prince Philip actually, kasi Prince Philip medyo ganun din ang problema nung pagtanda nila hanggang sa mamatay sila. So, sila yung magandang nalaman natin ngayon at least yung episodic disabilities is na nalaman natin para yun lang para ano to ma-distinguish natin. So sa mga kasama ko sa Disability Forum PH, lalo na dun sa mga PWDs age 50 pataas, baka meron na kayong episodic mobility problems, eh dala na yan ng edad. And yun na nga, baka meron kayong psychosocial disability dahil meron kayong episodic disabilities like cancer and HIV. So, psychosocially, nakaka-apekto yan sa atin. So, yun lang.